players. Lalo pa kaya. Paano pa kaya yun, di ba? TDZ? Yeah. At tingin ko rin si Rento sa mga ways. Since sabi nga nila kapag sa mga tournament, okay nang subukan mo na maaga kaysa subukan mo ng huli. Kapag wow. Nakahanap yeah. ka na ng magandang timpla, at least makakakuha ka ng other variations na pwedeng mahirap ang makontra yung mga kalaban. Okay. Well, eto na. Bren ang pupunta sa blue side at NXPE for the red. Interesting yung Karina priority lately. Nakita natin to ng game number 1 on Kevier and even yung mga past few games, even SD. Mm-hmm. Anong meron ba dito sa hero na to? Paki-educate nga ako dito sa Karina pick na to. Para kasi si Karina, it's the certain hero na napakagandang gamitin ng Demon Slayer kasi ang bilis na niyang kumbaga mag-jungle as it is. It is a type of jungler na pwedeng umikot doon sa area niya without the help of his teammates. Mabilis na rin siya makakakuha ng kills. And at the same time, if I'm not mistaken, TDZ, pinaka-binubuo sa kanya is more on the defensive items. Yes. Pero yung damage niya is nandun. Yeah, totoo pa rin. Kasi nag-rely si Karina sa kanyang passive stacks eh, and yung potential niya to burst. So, more of a gas cannon talaga si Karina, and that's one of the reasons why napapansin natin na yung mga build-up ng Karina is, sabi ni Chantel, more on tanky items, more on survivability. Pero, kailangan mong gawin yun alongside with the jungle emblem kasi yun yung magko-complement sa'yo ng pabilis, mabilis ka. Mabilis ka mag-clear ng jungle. And Bren Esports, nire-respeto nila yung Karina. This is them respecting MP the King. Mm. Dahil isa sa mga known traits ni MP the King ay alam niya, marami siyang heroes sa kanyang pool. He can pull off Rogers, Claude, Ling, Lancelots, and any type of jungle there is. At pinatunayan nga nila yon, even ng mga games nila na nakita natin. So, we shall see kung makikita ba natin yon. Kasi yung opening ngayon ng Bren, here we go. Valentina opening. Kumbaga para dito sa Valentina, kung maalala ko ng tama, 23 times na siyang na-ban before tayo mag-start. Dami na. Napakadami na. Considering na nasa week 2 pa lang tayo. So, the usual na yung IMU pa lang, kahit hindi na natin explain yung skill niya na nalagad. Pero I have to... Man in the mirror eh. Man in the mirror. When win by reflection show. Pero for next week, Evos dito, napakaganda ng kanilang ban na Lancelot. Kung napanood nyo ang press conference for Bren Esports, tinanong sila as to why majority of the time ang kinukuha for Saksa is the Lancelot. Ang sabi ni Coach Lucky, quote-unquote, tiwala kami sa Lancelot ni Saksa. Tiwala na lang talaga, no? Tiwala na lang talaga. Kasi I feel then na yung Lancelot, bumabalik eh. Bumabalik yung mga Lancelot links. Talagang nagkaroon ngayon ng emphasis sa jungling, no? Dahil din doon sa nabago sa jungle emblem. Mm. But we need to move on dahil nako, NXPE. Wow, Trap City! Vision. The Popol and Koopa traps plus the Selena traps. Mm. Napaka-interesting nito. How can you move from this? There you go. There's your Ling. Iwas trap. Yeah. Ang gagawin ng Bren Esports. Pero NXPE, makakita na naman ba tayo ng unorthodox lineup na kabisado nila, alam nila paano pagganain yung mga ganitong klaseng lineup. Pwede nilang i-capitalize yung vision nila dito. So, I think NXPE can go for Roger, exactly. Ooh. Kasi yung Roger, kapag nakahanap siya ng isang target, especially sa mga squishy targets, mas madali siya makakuha ng kill, resulting into a snowball. And paano ka makapag-snowball o paano ka makakuha ng kill without the vision? And yun yung strength na preparation sa first rotation picks ng NXPE. Which is really good kasi nakita rin natin, MP the King, yung performance, sabi mo kanina man, Gino, performance si MP the King using the Roger is really exceptional. Talagang master na master niya yung Roger. At nilabas na. Nilabas na niya. May alamat yan. Mayroon. May alamat talaga yan. At ngayon, naging totoo na ang alamat. The Roger, Popol and Koopa, and Selena lineup for next play EVOS. Now, titignan mo pa lang yung lineup. Ang hirap ngayon lumapit sa side ng NXPE. May pana, may traps, may Roger pa na pwede dumamage. Meron pa crowd control if ever dito sa Popol and Koopa ng next play EVOS. And sakto kasi hindi niya talagang ginamit ni Hesa na hero on another game against Onika. 2 games ang gamit niya sa Popol and Koopa. So talagang nakuha dito ng side na next play EVOS yung mga heroes na gusto lang ibitaw against Bren. But for Bren, the good thing is that yung mga trade naman nila is those heroes na usually nababan, they have the Valentina and they have the blue. So, pwede din silang somehow go aggressive dahil grabe yung zoning potential and even the early damage ng Valentina. Same goes with the blue later on. He has an XP laner but at the same time, pwede siya maging most damager. Pwede, yeah. The most damage done for the game. Pwede. Actually, ni-nerf ang glue lately.
Pero pinipili pa rin eh. Oo. Parang nawala lang din yung nerf sa isang glue eh, no? Meron siyang nerf na pinababa yung kanyang skill 1 and skill 2. Pero meron din siyang rework on top of it. So yung rework na ginagawa niya is kapag nakuha mo or nilapitan mo yung skill 1 mo, yung bilog, yung nasa lupa, is mag-reset siya ulit. So ang ginagawa ng ibang members, kapag nag-stick-stick siya at may nasabunutan ka, pwede mong ilagay yung skill 1 mo sa area kung saan papasok, kung saan pupunta yung mga kampi niya. So in a way, yung rework, baliwala lang din. Baliwala. Kasi kumbaga, ginagamit pa rin eh. Yes. At effective pa rin. Mm-hmm. Magagamit talaga siya, and also yung zoning capability niya, napapansin natin, kapag yung draft is more on glass cannon, merong glass cannon, laging meron siyang susuporta na glue on top of it para yeah, pang zone out, pang protect. Well, tignan natin kasi gusto ko yung nakikita ko na yung semi-combo this time by bren Esports. IMU Ultimate for the Valentina. Split-split Ultimate para sa Glue. Parang ang gusto nilang gawin this time is isa-isahin yung kupunan ng NXPE. Nakita natin yung pag-divide ng Glue sa mga games. And yung Valentina also copying skills this time. Oo, kumbaga para dito sa next play Evos, kung maaalala natin yung laban nila against Onyx, isa sa mga ginawa nila nung inopen nila yung Valentina for their enemy team is that kumuha sila ng mga heroes na hindi masyadong advisable na kopyahin yung skill. Mm. So, napakaganda dito ng Jawhead kasi mahirap ka naman if you are the Valentina na papasok ka basta-basta sa dulo to set up a play dahil yeah, Jawhead yung gagamitin mo na hero. And napakaganda for next play Evos, but for bren, this is Rafaela. And the Brody, we could say that this is more of a skill-dependent lineup and at the same time, pwede silang maging super aggressive yeah, because of the Ling. But the clearing of the minion wave, next play Evos, they have it. Another Benedetta pick. Nako, Benedetta. For next play, I think sila lang ata yung yes, team dito na talagang niyutilize ang Benedetta, one of the main picks for Yureshi. Ibang tiwala ngayon ni Zico on that player. Yes, maganda rin kasi yung Benedetta dito against their laning matchup with Glue. Kapag nag-split-split siya, madali siya makakuha ng stacks or rather ng maklear yung mga glooplets, yung mga maliliit na gloop. And also yung kanyang AOE na when it comes sa laning stages, so makiklear niya kaagad yung clear wave and may iwan kaagad dun si Glue sa lane. So mas mabilis yung rotation ng NXPE ngayon. Pati mapapansin natin, lahat ng heroes ng NXPE is more on attack position. Invade ang magiging call dito ng NXPE. Gusto ko na na-mention to ni TDZ, it's all about the invade division for NXPE. But for bren Esports, aggressive late game, Ling, split. Who do you think has the advantage, Chantel? I gotta say, for this kind of draft, next play Evos, gusto ko yung nailatag nila na draft dito because of the Selena and Popoling Koopa. Sabi natin, yes, bren Esports dito meron Ling, but at the same time, mahirap kasi mag-jungle kapag ka-alam, ang dami kung mga nasan, beacon. Kung nasan. Yes. And yung mga players sa MPL, imposibleng hindi nila nakabisado yung bilis ng isang Ling. Diba, makita pa lang nila sa minimap, alam na nila na may potential gank. Mm-hmm. Alam na nila ang pwede mangyari. So maybe win conditions ang pwede natin makita in this game. But, okay. Well, speaking of win conditions, a Rafaela pick once again. We're seeing it once again. Mabilis ang bren Esports this time. Are we gonna see an early game aggression? Sabi ni TDZ, mag-i-invade. Sabi ni TDZ, mag-i-invade to. Popolin ko pa si Lena. Or maybe kahit hindi mag-invade, pabilisin yung jungle ni MP The King. Ay, pwede mangyari. Gaano ka magiging successful yung Valentina ngayon? Alam kong nakakalaro nyo rin to at masakit to early game eh. Yeah. Nakita natin kung paano ka nagiging matapang ang mga Valentina users eh. Kumbaga si Valentina para siyang somehow Matilde. Mm-hmm. In a way, no? In a way. Lalo na pag level 1, parang ganun yung gusto niya gawin play as much as possible, malapit siya. And for bren, pwede siyang maging aggressive but at the same time, it could be a double-edged sword for them. Kasi ganyan na sinabi natin, yung mga kakopyahin dito na heroes or skills ng Valentina ay hindi mo masyadong gugustuhin hindi na. Hindi sulit, siyang, no? Hindi sulit yung para siya magiging somehow suicide. Kung baga, isipin mo, kunwari, unstoppable force. Tapos after nun, ikaw pa yung deads. Oo, para kang literal na nag-dive. Susalubsob, no? Yung ano, yung Roger, makukopya niya ba yung ulti nung? Oo, makukopya niya yung ulti. Magiging ano siya, wolf. Magiging wolf. Mm-hmm. Magiging wolf. Pati ang, well, kung hindi ko nagkakamali, oo, makukuha niya rin yung skill 1 and skill 2. Yeah, almost so, the same. Pero lalapit pa rin siya. Yes. So talagang lapit, Valentina. So it is a risky pick. For the hindi, pinili nila. Probably, ina-expect na rin ng bren na ang gagawin ng next play is
okay, pipili na to ng mga heroes na hindi ulti-dependent. But then again, itong lineup mismo ng Next Play, isa sa mga, well, personally na nagustuhan ko for their lineup is kung ano yung composition nila, they stick to the plan. Mm. Like for example, yung Hilda Matilda, wala magka-clash ha. Ngayon, it's more on vision game for them. So how dangerous is this variant ng Next Play ngayon? Definitely dangerous kasi yung gantong klase ng lineup for them is napaganda para kay Hesa. Mm. Kasi since ganun nga more on the vision, yes, si Hesa din yung may gamit nung Popoling Koopa. But based on my observation, kapag siya ay nasa Golden at kapag Popoling Koopa yung gamit niya, hindi siya yung napipilitan na sumama sa team fight. Rather, minamaximize niya yung pushing capacity ng kanyang hero. So there's a tendency na mag-force na mag-force dito on Next Play Evos to go for the aggressive plays and at the same time, si Hesa, dun lang sa gilid. Parang ano, no, nabibigyan siya ng space. Ganon din yung nangyari sa kanya last time. Maiba tayo, guys. We're talking about the game. Pero guys, nagkaroon lang tayo ng re-lobby. So, re-lobby para sa mga nanonood ngayon. Let's just wait for it. Kailangan natin ito pag-usapan ngayon. He's in view. Ever since season 1. Nandito pa rin sa MPL. Para kayo din nila batters yun. Oo nga pala. OGs. Oo nga pala. Ikaw din ha. Season 2. Pwede rin. Pwede. Gala. Pero okay, Hayes and maiba tayo. Let's talk about the stories right now. How, gaano kataas ang mastery this time? Hayes, parang gandun pa din yung fundamental place. Yes. But you also have few struggling right now for his team. Any thoughts dito sa dalawa? Comparison. Tingin ko ano eh, makahanap lang talaga sila ng combo na maganda since we're talking about yung current meta, yung kung paano nag-shape yung meta ngayon season 9. Parang combos, no? Combos kasi eh. Laging talagang puro combo eh. Nakakakita tayo ng mga Cho, di ba? Yung mga laging merong follow-up. Choker, Mga Cho picks. Sila yung mga heroes na may hilig mag-isolate o gumagawa ng sarili-sariling play for the benefit of the team. So, iko-connect ko yun sa dalawa. Iko-connect ko yun sa combination nila ni Hayes. So, it's all about connection. Meron na silang connection as a player eh. Pero yung understanding na, okay, sige, i-pull off natin to kapag naging successful to early game, yun yung magiging win condition natin moving forward sa mid game to late game. So, I think adjustment lang ng hero pool, makahanap sila ng magandang combo para sa kanilang dalawa. And I think that's one of the keys para makuha nila yung tamang team plan. For few to. For few. And his, Actually, sa dalawang players natin, kung matitingnan natin yung history nila sa MPL, sila din yung mga players na grabe yung naging transitioning in terms of their roles. Oo nga, ang dami ng role eh. Diba? Para si Few, nakilala siya sa Fanny niya before. Ngayon, more on the post 4, ang kanyang ginagamit na hero. Yung SEA Games din, sobrang magkaiba yung kanilang ginamit na role. Si Few ay ang ka-carry role. Yes. Kaya marksman, madalas nung panahon ng Signal Ultra. But you also have Hayes na yung tank din. And who would have thought na magsi-season 10 na? Well, matagal pa naman. Diba nga natin? Season 9. And nandito pa rin yung dalawang nag-finals nung season 1. Yes. Oo nga, no? DD Pro Gaming. Diba? At saka AE Main. Oo, AE Main. And napanood ko nga rin yung interview ni Hayes na it was him na sinabi na in a way, parang iba na kasi yung trip ng mga kasama niya eh. Tapos, parang nakakalungkot din na wala na yung mga dati niyang kasama. Pero, yung pagdating sa game, sabi niya, ginagawa niya pa rin yung best niya to evolve with the team. Kasi, nagbabago talaga yung game. Kaya, nakikita natin, nagmamatilda, si Hayes. Na kahit pa paano, na-mention sa akin ni Zico, na umaabot pa nga sa point na kung ano yung alam ni El Pizo, pinapasa niya kay Hayes. Tapos kung ano yung alam ni Hayes, pinapasa niya kay El Pizo. Parang yun yung kinagandahan din na napakadami natin mga bagong players ngayong season 9 kasi yung mga veterans, yun nga, madami sila natututunan sa mga bago from the amateur scene. And at the same time, yung lakas ng loob or experience naman, pwede i-incorporate ng ating mga veteran players dun sa mga bago for them to be able to survive the tournament or to survive MPL. To survive the pressure. Kasi iba talaga, lalo na next week. Diba? I think it's known. Sasama-sama na. It is known na sama-sama na at iba ang laro pag sama-sama na kasi angasan yan eh. Mm. Diba? Meron mga tons yan minsan. Pati iba rin yung feeling, iba rin yung environment kapag nakita mo na offline na tayo eh. And if I'm not mistaken, napakaraming players sa MPL ang hindi pa nakaka-experience nung offline talaga na LAN na may angasan. Iba pa nga kapag may audience eh. Diba?
Oo, sakto. Kasi parang naaalala ko, tama yung ibang mga players na bago dito ng Next Play EVOS, last year lang sila nag-start. Mm. So, hindi pa nga talaga nila natatry. Or, siguro, sa mga ibang mall events, maybe. Possible. Oh, oh. Pero very little na experience, kumbaga, kung paano yung paano yung ambience kapag ka nakaupo ka sa stage. Sa stage, yeah. Tsaka kasi, ano eh, I've talked to a lot of players then na gusto nila sana LAN event. Gusto sana nila may audience. Mm-hmm. Kasi may ano yun eh, may factor daw eh, mm-hmm, na kapag sumisigaw yung tao, may times. Na hindi mo alam sino ba sinisigawan. Uh-oh. Yung galaw ko ba? Pangit ba yung galaw ko? Mm-hmm. Ba't ganito yung reaction? Nakaka-apekto sa laro eh. Mm-hmm. Hindi man natin nakikita talaga, pero nararamdaman mo sa mga micro-movements eh, di ba? Yeah, pati merong isang interview dati, I think that was season 8 or season 7, na si Ribo yung ini-interview. Mm-hmm. Sabi niya, nag-champion daw sila ng walang audience. Ibang-iba yung feeling. Sabi niya, unti yung satisfaction na nakukuha ng isang player. So, tingin ko, nandun din yung pressure, pati yung excitement na talaga maraming nanonood sa'yo being as a player. Well, malalaman natin yan lahat next week. Again, just to remind everyone, wala pong audience pa ngayon. But then again, ang sinasabing offline, marami kasing nalilito eh. Oh. Ang sinasabing LAN is magkikita-kita na dito mismo sa venue. Parang mong M3. Oo. Diba? Oh, yung magkakasama talaga sila, nakaupo sila sa stage, makakakitaan yung mga players. But speaking of kitaan, pinag-usapan natin kanina yung draft. Excited ako makita kung paano yung magiging galaw dito na Selena kasi hindi natin masyado nakita talaga si Selena week 1 and last day laging na ng week 2 natin. Laging ban eh. Isang beses lang kay Escalera. Mm-hmm. Kay Escalera lang natin nakita. So here we go. Next play, EVOS versus Bren Esports. Magkaibang landas ang naging opening nila sa MPL Season 9. Ooh, This time, struggling ang Bren. Mm. Ako, namagita tayo yung Bren dito. Nakikita ko rin na gamit ni Saksa yung kanyang ling. Nung nagsastart pa lang siya talaga na maging jungler in the amateur scene, kilalang-kilala si Saksa sa paggamit ng ling na to. So this might be it. Kung tiwala yung Bren sa kanyang Lancelot, ling is a good pick para sa kanila. Oh. But yung sinasabi natin, invasion or pag-delay, pwedeng gawin ulit ng next play. Kamuntikan, umaamba si Adenza doon ng kanyang ejector, no? Pero siyempre, confident si Saksa. Medyo na late na si Cadenza kasi alam niya na din na mare-retry for sure ni Saksa yon. Pero let's see. Chantel, familiar yung mga pangalan sa'yo for sure eh. Mm-hmm. Ang dami na ring beses na nagkita-kita nitong mga pangalan na to. Oo, sobra. Sa ibang liga, di ba? Oo, kumbaga noong time na yun, hindi pa sila nandito sa posisyon nila ngayon. So, kabisado na rin talaga yung galaw. Kaya as to why even Cadenza nandun kanina sa may pwesto ni Saksa, at the same time, Saksa, kumbaga, hindi mo man lang na-feel na na-pressure siya at all. Wala. And sobrang commendable ngayon si Cadenza, even sa mga vlogs, sa mga personality interviews, is nakikita mo sa kanya na parang wala lang sa kanya yung MPL pressure. Mm-hmm. Parang nandoon for sure. Baka ma-misunderstand ako dito, but then again, yung way niya na i-approach yung pressure na to is confidence eh. Siguro, sabi dito na Cadenza and lahat ng mga teammates niya, ito na yung pinangarap natin. This time, patunayan natin na kaya natin na nandito at naglalaro na tayo sa MPL na hindi masayang yung opportunity na binigay. Mm-hmm. Same goes naman sa players ng Bren. Kilala natin sila sa dati nilang pinaglaruan. Yeah. Kailangan nilang i-turn yung pressure na yun into something na pwede nilang maging inspirasyon at to iba, do better. Yeah. And with the org mismo. There you go. There's your combo with the arrow. Ejector to the smart missiles. Fake ejector, I mean. As Yureshi will go for the kill. Petrify slash. Meanwhile, my counter go na gagawin to MP the King. Flap. Popping the split. One for one exchange. No! Dalawa pa lang nakuha ng next play. Dalawa nakuha ng Bren, I mean. Nakuha yung Bren. Yeah. And also, nakasecure din si MP the King ng isang kill dito sa may middle lane. And just enough time bago mag-respond or mag-take down kaagad yung mga members ng Bren Esports. And also, maganda rin kasi yung follow-through. Kahit napag-usapan ng kanina si Cadenza. And also, looking at his gameplay, tagang bagay na bagay sa kanya maging Johead. I'm sorry for that. I was mistaken. That was Yureshi getting the kill. Mm-hmm. And MP the King. So,
Nasayang din yung effort ng Bren pala doon. Oh, yeah. Speaking of effort, even for next play Evos, because of that effort, nakakuha din sila ng turtle. Kaya medyo lumamang, hindi medyo lumamang, mabilis na kalamang ito for the early part of our game. At grabe yung pressure na ibinibigay ng next play iba sa may bottom lane, even on the jungle wow area. And wow, MP the King, solo kill. Look at this. Ooh. This is 3 minutes in. After nung sumubok na gank ng Bren, it failed. And now, ito yung nakakatakot na part. Pinag-usapan natin to kanina, yung vision game ng next play ay napakalaki. Tingnan mo yung trap, oh. Isang Alawa trap ni Selena dito. Trap nung Popolin Kupa dun sa kabila. Mm-hmm. Tapos, if ever pa na hindi umabot dito, pwede magkaroon ng somehow konting stun or slow with with Kupa. Tapos, tsaka magbibitaw ng arrow, kumbaga, dito si Yelly Hayes. Pero bottom lane. And Super Marco pinaligiran. The arrow will miss. But Super Marco with the counter go. Masyado lumalim ngayon. Ang NXPE, Super Marco finally getting something. Medyo nag-struggle si Super Marco sa mga previous games niya. Ito na ba yung panahon niya para makabawi? Possible for Super Marco with that kill. Nandun yung patience. Those are 3 players for next play Evos. Pero kinaya niya kung anong kailangan niya gawin. Pero bottom lane natin. Counter go para kay MP the King. Dodge. Dodging the ultimate of Super Marco. Guys, nagto-turtle ngayon ng Bren. Let's see kung may action na mangyayari. Look at the split cam. Yureshi splitting the map. Free lane for Yureshi right now in the top lane. Magiging factor ba to ngayon sa game na ito? Makakuha pa siya ng gold. Oh, definitely for Yureshi, ang ganda ng kanyang presence of mind kasi remember, isa din siya sa mga kasama ng next play Evos na nakakuha ng kill sa may middle lane. So, ibig sabihin, tansyado niya kung kailan siya pupunta sa clash, kung kailan siya makikihabol. Mm-hmm. And kitang-kita yan in terms of the movement because yung glue or flap is still on the top lane habang si Yureshi nasa may middle lane. At si Few pa ang kukunin. Okay. Whew. Alright, so slowly but surely, NXPE, this is clearly them winning the early game. Yes. Look at this, TDZ 5 minutes in. Parang akala natin dapat lalamang ang Bren, pero tignan mo, no? Unti-unting mga, yung mga tore na wawasak. Yes. Winawasak ng NXPE. Maganda rin kasi yung rotation dito ng NXPE. Mapapansin natin na dalawa kaagad yung na-takedown ng NXPE na turrets, yung middle lane and the bottom lane. Doon natin mapapansin yung strength ng composition ng NXPE. Yes, meron silang Hesa na naka-weapon mastery. Weapon mastery! And mapapansin natin na nakumuha agad siya ng Scarlet Phantom para lang makuha yung additional attack speed. So, main goal ng NXPE is to destroy all the tier 1 turrets as early as possible. Kaya ngayon pumapwesto rin yung NXPE dun sa may upper part. So yung next objective nila is yung upper turret. Objective talaga, no? Objective. Alam nila wala na yung mid, wala na yung bottom. Sabi nila, okay, lipat tayo sa top. Ang dami nilang vision. Even si Cadenza pwede maging vision sa kanila together with the traps. So ang gagawin lang ni Cadenza, takbo tayo sa bush na may trap. Tapos hindi naman na ako maa-attacke niyan kasi may shield din naman ako. And dito mo nakikita yung mastery of the composition para sa Evos. Next play is definitely rising. 5-1. Nako, grabe ang ipinapakita ngayon ng next play Evos. Taming sinabi dito ni TDZ, parang majority ng mga players ng next play Evos ay pumupunta sa may specific lane para lang makakuha ng objective. Pero bottom lane, may gusto rin gawin ng Bren. Oh, may gusto sila, pero huliin ba nila si Yureshi? Masyadong mabilis. Yureshi with the passive. Here comes Saksa. Yureshi, can he survive this? Arrow coming in. Petrify Yureshi! Dash, hindi na! Kaso masyadong matagal. Masyadong matagal na inabol si Yureshi dun. Sobrang tagal na nga nangyari for the side of Bren Esports. Imagine, during that time, napakaganda ng positioning nila. There was a time na inantay pa nila mga minion wave ng next play Evos na pumunta or i-clear muna nila bago nila i-force dive. Si Yureshi, as to why nagkaroon din siya ng time na pwedeng may mag-backup sa kanila. And if we remember it, next play Evos, majority of the players came from the top lane, pero nakahabol pala sila sa bottom lane. So if everyone na nag-force pa dito yung Bren to extend the team fight more, ready-ready kumbaga yung next play. Yes, it's all about preparation dito sa side ng next play. Napansin nga natin, parang tinahitahin nila ng unti-unti eh. From top lane, kumuha sila ng turtle, rekta agad sa bottom lane. It's all about capitalizing on their advantage. And this is not a game din na pinipilit ng NXPE eh. It's them knowing their lineup. It's them with the mastery nung mga pinili nilang trap heroes. And man, Benedetta owning. Look at this. 8 minutes in TDZ. Looking at the items also,
Kumusta to? Wow. Yeah, perfect. Nakita na agad natin si Ureshi. Kumuha siya ng Bloodlust Axe to, for that additional lifesteal on top of the Festival of Blood, pati BFB. Bilis. Alam niya na most of the damage output ng Bren Esports is manggagaling kay Saksa and kay Super Marco na both physical attack. So again, this is a good preparation for Ureshi kapag pumasok tayo sa may team fight at kapag nagsama-sama na yung Bren Esports and NXPE. But also, one of the things that I want to notice here is yung pagkaka-itemize din ni Hesa. Oh. Berserker's Fury into Scarlet Phantom. Plus, I think this is another Wind Talker. So talagang aatake at aatake kagad ang NXP. Parang ginagawa nila ngayon. Oh my, tignan mo, may ginagawang split si Saksa. Pero mabilis pa rin talaga yung push capability ng NXP. Ito na ata ang unang teamfight. Magkikita na slam para dito kay Flap TZ. Ang main target ngayon ay si Pew! Sumabog ang mukha review ngayon. And then, tusok na gagawin. This time ni Saksa, si Hesa ngayon ang kanila main target. But this time, sa bunot ni Flap para kay MP the King. MP the King running. Pero where's the damage output? Nandoon sa bandang likod yung healing galing ni Joy Boy as Ureshi coming in with the final blow. Sabog ang mukha ni Super Marco. NXPE taking two heroes. Isa lang para sa Bren. Meron bang kukunin na Lord? Wala. Reset sa dalawang kupunan. Next play, Evos. Mainit na mainit. During that team fight, nakakuha sila ng objective and at the same time, they able to capitalize against Bren. Pero nandito si Flap ngayon na gusto mag-contest. Bren Esports is here to contest the Lord. Oh, akala ko walang makukuha ng Lord pero itutuloy pa rin nila. Nandito si Saksa lumilipad. There you go, Few with the Arcane Shade. Ooh. At shutdown! Ooh. Killing spree para kay Saksa. Ito na ang inahabol ngayon ng Bren. NXPE ang nagsimula ng Lord. Bren ang nakakuha. Grabe naman ang ginawa ng Bren doon. Imagine, saktong-sakto yung pagkapasok ni Few para ma-fear yung mga players ng Next Play Evos. The target was to take the retribution holder and they were able to take it. Napakahirap nun para sa Next Play Evos considering na majority ng damage ng Lord ay nakuha na nila kasi tinangki nila eh. Yun nga eh. And considering na si MP the King din, na-shutdown doon. So, unti-unting nagkakaroon ng signs of life. Yeah. Ang Bren Esports. Nakita nyo kung gaano kabilis yung push ng NXPE? Pangtapos push yun eh. Kung makakaya nga napansin ni TDC kanina dito na yung items din ni Hesa is more on the damage items. Mm. Kasi yun, nabanggit natin earlier na talagang push ang ginagawa ni Hesa pag yun yung gamit niya na hero. Yes, makakita natin dito sa ating replay. Again, thanks for kay Samsung sa replay na to. Pati mapansin natin na si Glue talaga yung nangulit sa buong eksena dito sa against NXPE. Again, nasabi natin kanina, si Glue, isa sa mga expertise niya is mang-zone ng enemy heroes or to cause panic or havoc dun sa may box sa loob. Mm-hmm. So again, NXPE, hindi nila kayang i-atakihin yung isang member nila. Hindi nila kayang atakihin si Flap kasi nakasabunot siya sa isang member. Mm-hmm. Masasaktan din yung members ng NXPE. And with that opportunity, Bren Esports nakahanap agad ng magandang turnaround. Pero tignan natin, itutuloy pa rin to ng Bren Esports, kalati na kagad ang buhay ni Cadenza. Slam! Flap! Ooh. Yung glue ng glue. Meanwhile, maapag-split-split out siya. So, hindi nagmamatter yung push dito na ginagawa ngayon ng NXPE. Nag-turn around bigla yung table sa side ng Bren sa mga clashes na ganito. Pinaka nakikita ko ngayon, Bren Esports, yung sinasabi natin ng synchronization of skills na hinahanap natin on the previous games that they played. Nandito na ngayon yung 0.7 seconds na terrified ng Shadow Strike dito ni Yu, minamaximize ng mga kakampi niya, even Flap on the zone out. Nagiging, this is Bren Esports discovering kung ano ba talaga yung potential ng kanilang team. Turning things around considering that Next Play Evos was actually able to take down a turret. Mm-hmm. Pero may bawi, nakita si Joy Boy. It's an even ball game ngayon. Nagkakaroon actually yung Bren Esports ng mga mispositioning. Again, NXPE, a scary team na definitely gets pa rin nila yung mission of the game. And kahit papano, meron silang ability to pick off arrow, ejector, damage output, and knock up. So, pwede ko bang sabihin, Chantel and TDZ, kung mag-agree kayo, kung push objective ang laban, NXPE. Pero kung team fight, Bren Esports. Yes, possibly. Kasi meron din silang marksman emblem. Meron din kasi silang long range attack dito from the Roger eh. And also Hesa na naka-marksman emblem, meron siyang additional damage sa turret. So, kailangan, mas mataas talaga ang pushing capability dito ng NXPE kapag nanalo sila sa team fight. Kasi yun din yung, yun din yung flavor ng NXPE sa draft nila eh. Uh-oh. Yung pick off potential na sabi mo nga kanina, Jin, no? Meron silang traps, ang dami nilang disable, merong alley-oop play. Pero sa side mo ng Bren Esports, kapag sila ang nakapag
capitalize ng position or kapag sila ang nauna sa position, nakakalamang kaagad sila because of their AOE and because of their disable. Uy, munti ka na doon. Kamunti ka na doon si Sax. Oy! Ay, lalaban! 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 Oh. Pero kita mo yun, next week Evos, alam nila na, teka, magpa-prioritize muna dito si Yaling ng pinaka-buff niya if ever. Very crucial yun para sa kanya if ever there is gonna be a team fight. Pero saktong-sakto yung sinabi dito ni TDZ. Kaya din ang pinaka-napapansin natin ngayon for Bren is the synchronization of skills. Kasi nga naman pala, yung lineup nila is team fight oriented. Team fight talaga eh, panggulo eh. Oo. Panggulo eh, kasi may flap sila na glue. Wordplay. Tapos meron pa silang Valentina that can seal skills. So now with the fear, eto na, ginugulo na sila ngayon ni Flap. Bumalik si Flap. Cadenza! Nako po, isang hit na lang sa bunot para kay Flap. Yum, 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 yum! Meanwhile, naiwan si Flap doon. Inaro, Flap, makakapag-out! Sabay si Saxa, makukuha niya. Hindi mo lang makakapag-out si Flap. Pero gugo pa rin sila, MP the King. Tusok para kay Saxa. Pero nako na dodge ni na Yureshi! NXPE! Arrow coming in! Si Fiu ay hindi na makakatakbo pa! Tapos na ba ang laban na to? May Lord coming in. Pero mukhang ipupush ata ito ng kupunan ng side ng NXPE. Oh, may God. Minion pa nga! Wow! Next play, Evos! Napakagandang performance para sa kanila. On that match, isang dere-derecho lang. One-way trip for next play, Evos. Anong team fight heavy ang Bren? Kami din. Double dodge sa side ng next play. Tama ba ako siya, Tel, na eye for an eye? Yung Tempest of Blades. Kumbaga sumakto din dun eh, para sa side ng next play, Evos. Talagang ang pinaka naging comms nila doon na napansin ko is that